vlog. What's up vlog? Welcome to my guys. Welcome to my guys. Hello, what's up mga kasupla dito. Nandito tayo ngayon sa home base ng kapatid natin, si Mac. So, marami kasi nagtatanong sa atin, ano yung Rekta Fan, ano yung automatic. So, papakita natin sa inyo ano yung Rekta Fan. So, papakita natin sa inyo yung anong purpose nitong ano na to. Itong clip na to. Kasi dito sa kapatid ko kay Mac, kung natutunan yan dati na ano, kapag halimbawa naubusan ka ng tubig sa radiator, pwede mong gawing emergency to eh. Yun yung ginagawa natin sa Rekta Fan. So papakita natin paano yung Rekta Fan, paano ginagawa yung Rekta Fan actually. So sa tulong ni kapatid na Mac, gagawin natin yun ngayon dito. Oh, ito yung clip. Ang tanong, mag-i-start ba? Kasi ano yung start natin? Ayan, pag-start, tingnan natin yung ano, yung fan kung umaandar. So kung makikita nyo, ayan, naka-start na yung makina natin pero hindi siya umaandar yung fan. So hinihintay niya yung temperature. Na-reach yung temperature ng ano nung makina natin. Matagal to, malamig to eh, no? Alam mo. Makikita nyo na may thermostat pa kayo dahil eto sa part na to, pag kinaba mo to, malamig to eh. Eto, malamig to. Eto yung after nung sa thermostat, malamig to dapat. Kasi sakalan to iinit, kapag nabukas yung thermostat, gagana yung galing sa mainit na kulat mo dito, papunta sa radiator, yun yung pinapalamig ni radiator. So, kaya yun yung purpose itong radiator, tsaka nung fan. Siya yung nagpapalamig ng tubig para pag binato niya uli sa makina, galing sa radiator, papunta uli sa makina, eto. Palalamigin niya uli yung makina mo. Tapos, i-stop niya uli since na ano yung temperature niya uli. Pag tumasa uli, nakuha yun, na-reach niya yung temperature. Mag-open uli si thermostat, ipapatok ang thermo switch. Mag-open siya hanggang sa ganun lang, yun nagsi-circulate lang yung coolant niya. Sa akin 100 rating ko, 100 rating sa akin. Yung kasi parang yung 90. Parehas kasi yan, dapat match yung si thermostat. Dapat parehas. Parehas. Yung low temp na tinatawag. Kasi kung hindi rin naman nakalimpe, dapat parehas. So, pag na-reach niya yung normal temp niyan, yung init, actually, magbuko kasi thermostat, basically kay thermo switch. Tapos, yung thermo switch yung magpapato dito, yun yung pinaka-switch din ng fan eh. Nag-release na siya ng mainit na tubig papunta sa radiator, iikot na siya. Kaya, palalamigin na niya yung mainit na tubig na galing doon sa loob ng makina natin, palalamigin ulit dito sa radiator. Tapos pag lumamig ulit siya, ayan, lalabas dito, yung pinalamig na ulit, pasok ulit sa makina. Tapos pag mainit na naman, bukas, hanggang sa ganun, ganun lang yung circulation niya, patuloy na circulation niya. So, siguro, isa sa ano, yun yung way para malaman mo kung healthy talaga yung makina mo. Hindi naman kailangan naka-Rekta Fan eh. Rekta Fan ka, usually nakikita ko yan kapag ano, kapag mga racing-racing, kasi ini-extreme yung sobrang tagad yung gamit ng makina, kailangan mabilis yung circulation niya. So, doon, pwede natin sigurong i-Rekta Fan. Sa karera? Sa karera yan, sagad-sagad eh. Sa gita mo? Ilamin. Tapos yung pala, hindi yung nag-i-invasion. Malalaman natin. Invasion fan.
namamatay kusa yan kapag ano na, nai-ano niya yung tubig. Nai-release na niya yung tubig na malamig dito, galing dito, maplagay niya sa makina, titigil na uli siya. Ayan. Titigil na uli. Tapos ganun na uli yung cycle niya. Ka-under na uli. So ganun yung pagkakaroon ng automatic kasi nakasaksak siya. Namamatay siyang kusa. Hindi siya yung forever na umaantar yung panig. So yung Rekta Fan ganito. Ang ano natin sa thermos. Actual na Rekta Fan, tinatanggal pa yung thermostat sa loob niyan. So for the purpose of this video, papakita natin paano nangyayari yung Rekta Fan. Ano yung ma-observe nyo. So dito, papakita natin sa inyo ngayon. Ito yung pag naka-Rekta Fan, ganyan yung effect niya. Ayan. Oh, syempre, andito ang ating supla dito, TV sticker. Yan yung fan. Ito na. Sige. Ayan, ikot ka agad yung fan niya. Ganyan. Dire-diretso na yung forever niya. Sige kapatid, paki-off na. So, Rekta agad, naka-off yung ano. Siguro isa sa ano nun, disadvantage yun, madaling bibigay yung motor na rad fan nyo. Yun lang naman actually. Yan, ito lang yung kakalasin nyo. Tapos, focus mo nga rin. Makita. Yan, ito lang yung pagkukunikin. Saksak ko lang yun. Yan. So bakit paperclip? Kasi matigas ang wire ng paperclip. Pag yung ordinaryng wire lang, babalik ko lang yun. So yun, tignan natin kung anong mangyayari. So pag sinisyon natin yan, tingnan natin yun. Ito yung pag naka-Rekta Fan, ganyan yung effect niya. So ayan yung fan. Ito na. Sige. Ayan, ikot ka agad yung fan niya. Ganyan. Dire-diretso na yung forever niya. Sige kapatid, paki-off na. So Rekta agad, naka-off yung ano, ang Rekta Fan. Once na sinusi mo siya, forever na siyang umaandar. Dahil nga, naka-jumper tayo. Kaya forever siyang umaandar. Kaya pakita natin sa inyo kapag ano, sinaksak natin. Ayan. Pag nilagay natin yung clip, ayan, pasin ninyo. Ayan, umandar yung fan. Ganyan na siya kasi ginump natin. Yun yung mga naka-Rekta Fan na tinatawag kasi naka-jump yan. Automatic, hintayin natin. Ang mag-trigger sa fan natin is yung temperature dun sa makina natin, yung sa coolant natin, yung init niya. Normal temperature, normal operating temperature niya. Patay na ulit siya kasi hindi pa na-reach yung temperature nung ano nung makina natin. Ang makikita nyo na may thermostat pa kayo dahil eto sa part na to, pag kinapa mo to, malamig to eh. Eto, malamig to. Eto yung after nung sa thermostat, malamig to dapat. Kasi sakalan to iinit, kapag nabukas yung thermostat, gagana yung galing sa mainit na kulat mo dito, papunta sa radiator, yun yung pinapalamig ng radiator. So, kaya yun yung purpose itong radiator, tsaka nung fan. Siya yung nagpapalamig ng tubig. Para pag binato niya uli sa makina, galing sa radiator, papunta uli sa makina, eto, palalamigin niya uli yung makina mo. Tapos, i-stop niya uli, since na ano yung temperature niya uli, pag tumasa uli, nakuha yun, na-reach niya yung temperature, mag-open uli si thermostat, ipapatok ang thermo switch, mag-open siya, hanggang sa ganun lang, yun yung nagsisirculate lang yung coolant niya. Gamit yung clip, actually ito ginagawa to for emergency purposes lang. Bawa nag-overheat, ganito ang gagawin. Palamigin mo muna yung makina. Tanggalin mo yung takip. Tanggalin mo takip ito. Make sure malamig na kasi bubulwak yan. Tanggalin mo to. Kalasin mo yung thermostat. Pag nakalas mo yung thermostat, yung may gasket din kasi yun. Yung gasket mo, iwan mo pa rin sa loob para nakaipit pa din siya. Kasi shell yan eh. Shell, may thermostat, may gasket, shell lift.
pag gagawin mo, yung thermostat lang tatanggalin mo kasi nakalock yun by default. Ito yung thermostat, ito yung nasa loob ng housing. Yung kapag nag-Rekta Fan ka, ito yung tinatanggal para magdire-diretso. Ito kasi parang gate valve nung ano natin, nung sa cooling system natin, yung sa mga passage. Yung tubig na mainit, yung na-reach niya yung temperature na mainit na kailangan palamigin, magbubuka siya, pupunta doon sa radiator. Case of emergency na kailangan mong mag-Rekta Fan pero iiwan mo yung gasket. Ito yung gasket nun, yung kulay black na to. So, yan yung iiwan mo. Natatanggal kasi yan eh. Naka, ano lang yan dyan sa gilid. Medyo matigas lang to. Ito yung pinagpalitan ko kasi dati. So, yan. Pakita natin sa inyo. Yan. So, yan. Ito yung thermostat. Ito yung gasket niya. So, kapag tinanggal mo yung thermostat, iiwan mo tong gasket na to. Para at least masil pa rin niya yung part na yun. So, yun. In case of emergency lang naman. Kaya, we do advise na as much as possible, hindi tayo naka-Rekta Fan. Para at least, mas ano natin kung very healthy yung makina natin. So, anyways, nasa kanya-kanya namang ano yan eh. Preference. Kung ano yung preference nyo. So, ako kasi, as much as possible, nandun ako sa standard preference. Ano eh. Yan yung degree Celsius kung saan siya magbubukas, 78 degree Celsius. Masulat lang sa ano. Kung di ako nagkakamali, itong pinagpalitan ko na to, tama brand eh. Tatanggalin mo siya, iwan mo yung gasket, ipit mo, para may seal pa din. Tapos, punuin mo ulit siya ng tubig, saka mo i-Rekta Fan. Pag on ng Rekta Fan, automatic, yung tubig magsi-circulate na kasi nga wala nang doon ang thermostat. Wala thermostat eh. Yung pump na lang gagana. Ay, ibutin niya yung tubig. Huwag mo nang tatakpan. So, kahit tumatakbo siya, huwag tatakpan yun. Hindi naman siya... Huwag mo nang tatakpan. Okay. So, yun sa emergency purposes. Emergency lang yun. Pang-uwi lang yun. Para makauwi ka lang. Pero syempre, hindi tatagal yun. Kaya nga, emergency lang na ano. So, sige. Yan. Ito lang yung kakalasin nyo. Ito lang yung pagkukunikin. Saksak ko lang yan. 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 So, bakit paperclip? Kasi matigas ang wire ng paperclip. Pag yung ordinaryng wire lang, babalik ko lang yan. Kaya ito, lagi kayong magbabaon itong clip na to. Malaking bagay itong clip na to. Maraming pwedeng paggamitan.